Mula 2006 hanggang 2023 season, si Chris Paul ay may total na 1,214 games na nalaro so far at 1,214 din na naging starter. Kaya naging big deal nung na-trade siya sa Golden State kung masasama pa rin ba siya sa starting lineup pagdating ng season. Ang Warriors mayroong Steph, Klay, Wiggins, Draymond at Looney sa starting unit. At kalimitan ito yung ginagamit nila. Kapag naman gusto nila ng small ball, aalisin nila si Looney at ipapalit isang guard. Base din kay Chris Paul, ayaw niya pang magsalita sa isang bagay na hindi pa naman niya alam. At sa training camp na lang nila aayusin yung rotation. Ibang-iba na ang lineup ngayon ng Golden State kumpara sa mga nakaraang taon, kahit nandun pa yung tatlo. Si Chris Paul, 38 years old na. Kapag nilagay mo siya sa starting unit, ang tanging player na below 33 years old doon ay si Wiggins. Nagsalita din doon si DeMarcus Cousins, ang former Warriors, na hindi niya maintindihan yung Chris Paul trade, na di umano ang ginawa lang ng team ay para makalawag sa salary cap next year. Non-guaranteed kasi yung kay CP3, kaya pwede siyang i-waive. Sinabi din ni DeMarcus, inalis ng Golden State yung batang player para sa isang veteran. Wala naman siyang sinasabing masama tungkol kay CP3, pero hindi niya nakikita nga angat yung Golden State na nandun si Chris Paul. Meron kasi mga players ang merong personal feud kay Chris Paul. Sina Rondo, Draymond, Patrick Beverley at si DeMarcus Cousins. 2014 pa yung kay Cousins kay CP3 or mas matagal pa. Pero isang dahilan dun yung flopping ni Chris Paul. Hindi pa naman nagsisimula ang season at doon talaga magkakaalaman kung pasok nga ba si Chris Paul sa rotation ng Golden State at mababago ang kanyang style dahil simula nang pumasok siya sa liga ay kasama siya sa starting unit at kung magsisimula na ba siyang maging six man. Kapag nagsama pa si CP3, Steph at Klay, dalawang 3-point shooter at isang playmaker. Si Steph at si Klay pa ang mga best catch and shoot player ng liga. Sa side naman ni DeMarcus Cousins, 33 years old na siya sa August 13, huling naglaro sa NBA noong 2022. Naglaro siya sa Puerto Rico na merong average ng 20 points, 10 rebounds at 4 assists per game sa loob ng 25 minutes. Umabot pa sila noon ng semifinals, kaso si DeMarcus nagkaroon ng injury. Ang hindi pa rin maintindihan ni DeMarcus kahit sinagot na to ng dating GM ng Golden State na si Bob Myers kung bakit walang team ang gustong kumuha sa kanya. Ayon nga dati kay Bob Myers ay takot yung mga team sa gagawin niya or iaasta niya. Nagtatanong pa rin si DeMarcus sa kanyang mga former teammates na hindi siya makakakuha ng maayos na sagot. Mga sugar-coated ang binibigay sa kanya. Ang mga players na tinatanong din ni DeMarcus ay yung mga katulad niyang na nag-struggle pa rin pero nasa NBA. Base pa kay Cousins, ano ba ang untold secret ng NBA bakit wala siya sa liga? Pero hindi talaga secret yun. Injury prone na kasi siya at sinusubukan din ng mga teams kung merong available sa free agency dahil meron talaga mga bata ngayon na available pa.